Hi, what's up guys? Welcome back to our channel. So, nakikipag-inuman lang ako sa inyo. Yun yung video ngayon. Delicioso. Tapang. Hi, what's up guys? Welcome back to our channel. So, ayan, it's another day. It's another vlog. And, ipa-vlog natin ngayon yung about doon sa presyo nung sapatos na binili ko recently lang. Yung Jordan 4 Union and Jordan 4 Off-White. Kasi, ayon sa misis ko, marami daw nagtatanong kung... Sinabi ko kasi, SRP, pero hindi ko sinabi kung magkano yung retail price talaga niya. So, maraming na... Paano ba yun? Ano bang tawag? Curious. Maraming na curious kung magkano yung ano, yung presyo talaga ng sapatos. So, ayun. And, ipapakita din natin kung bakit yung iba nire-resell or what para malaman natin kung kapag nabili nila ng ganito, kung gano'ng kataas yung value ng sapatos kapag nabili na nila. The question is, paano ba makakuha ng schedule sa Jordan Brand Store? Siguro, sa ngayon, ganun yung magiging setup natin kasi kudos din dun sa Jordan Brand Store, no? Salute din sa inyo dahil kung hindi nyo ginawa yun, baka sobrang talagang yung dami ng tao na magpupunta dun sa store, hindi siguro mapipigilan. So yun, ilalagay nga pala ni Mrs. yung link dun sa description box sa baba. And itry nyo lang siya kasi naalala ko yung isang kakilala ko, nagtry siya pero fully booked na yung mga schedule. And earliest na is next year na. And wala talaga tayong magagawa and... kahit ako, gustuin ko man na papuntahin yung iba kong kakilala dahil yun yung rule nila, wala tayong magagawa dun. Kumbaga, kailangan natin sundin yun. And yun talaga yung rule na talaga ng Jordan Brand. Sinabi na sa amin ng mga boss namin sa Nike. So, wala tayong magagawa. Siguro, antayin-tayin na lang tayo kung medyo humupa na yung, alam yun, lahat naman ng bagay, humuhupa din yan. Pero, feeling ko dahil first ever siya dito sa Pilipinas and sa Southeast Asia, feeling ko, next year, and lalo na, magpapasko. So, hindi maubos yung tao dyan. Dire-diretso talaga. So, try lang natin. Malay mo, magkaroon ng slot na malibre and then kunin mo na kagad. Huwag mo nang papalagpasan. Next question, please. San po nakalocation yung Jordan Store, Idol? Nakalocate siya malapit na sa Serendre. So, paano ko ba sasabihin yun? Siya, nasa High Street siya, bago mag-Serendra. Kumbaga, di ba yung Serendra doon nasa dulo-dulo. So, bago ka dumating doon, makikita mo. Kasi, pero talagang makikita mo siya, mapapansin mo siya dahil sobrang laki niya. Tapos, siya lang yung nandun sa area na yon. Kaya, madali lang hanapin. And, kung hindi kayo familiar doon sa The Fort area, madali lang siya talaga hanapin kung magtatanong lang kayo around, siguro nasa 7 or 9 Street lang siya. Then makikita mo na siya kagad. Feeling ko 9 hanggang 11 Street. Makikita mo na siya doon. Sobrang laki talaga niya. Imposibleng hindi mo siya mapansin. Actually ako naligaw din ako nung papunta doon. And then nakita ko lang na parang may magandang ano, may magandang building, may maganda, tas yun na pala yung store. So, yun. Retail price po ba lahat ng shoes? Of course, retail price lahat ng mga gamit na nandoon sa loob ng store. Siyempre kahit anong sabihin mo, yun naman yung ano, main store talaga eh. So, walang ano doon, walang dagdag na presyo. Hindi kagaya sa, I mean, kunyari may isang shop na nagtayo, nagtayo ng mga tindihan ng sapatos, di ba? Doon siguro may mga patong ng konti, pero doon wala. Lahat ng nabili ko, lahat na nandun, retail. Kagaya din ng mga ibang store, like sa lahat ng Nike, walang dagdag talaga din. So yun, kung nakita nyo naman, kung naka-follow kayo sa akin sa Instagram, ninamit ko na siya kagad. Siguro, ano ba, kinabukasan nang makuha ko yung sapatos, yan na siya. Yan, woo! Look at that! And, isa din sa nagustuhan ko dito sa sapatos na to, yung tang niya or yung dila niya, ka-level lang nung ano, paano ba? Ka-level lang nito.
kasi mamaya may papakita ko sa inyo dun sa Jordan 4 na off-white na binigay ko kay Ruby. Makikita nyo kung gaano kataas yung dila. And yun yung isang reason kung ba't umiksi yung legs namin mag-asawa. Kasi wala, maikli lang yung legs namin. So kaya nagustuhan ko rin siya. Level lang siya. So ito siya. Ayan. Kaya sa mga bibili ng ganito, wear them guys. Huwag nyong ibenta. Alam nyo yun? Kawawa yung iba eh. Cheers guys. Next question. Hi, can I ask how much is the shoes that you bought? And can I know if it's retail or reseller price? Thank you. Have a nice day. Again, guys, lahat ng nakuha ko doon sa Jordan store, lahat yan retail price and hindi sila reseller. Baga, doon talaga kinukuha ng mga reseller yung i-resell nila. So, yung sapatos is 12,495. So, ito yun. 12,495 yung bili ko. Kaya medyo mahal siya. Feeling ko ha, kaya medyo mahal siya sa ordinary Jordan lang. Dahil collab po siya ng Union. Kaya feeling ko medyo pricey siya sa mga regular Jordan. Ayan. Kung mga ganito lang yung bibilin nyo na Jordan is siguro mga close to 10,000, 9,000 yung sapatos. Pero dahil nga collab siya, kaya mas mahal siya ng konti, mas pricey siya ng konti. Pero worth it naman yung ano, yung presyo. Then ngayon, para malaman nyo kung bakit worth it yung presyo, sisilipin natin ngayon sa isang app na kung saan din ako bumibili ng sapatos before. Yung app is StockX. Halos lahat ng player dyan talaga tumitingin ng mga sapatos, lalo na yung mga hard to find, yung mga willing gumastos. Wala na silang pakialam sa presyo basta magkaroon sila ng sapatos na gusto nila. Good condition lahat dito and lahat dito legit. Kumbaga, nung bumili ako dito, talagang sinasala nila yung item para malaman kung fake or hindi. Kasi nga, hindi biro yung ginagastos ng tao na pera. Kaya yun. So, let's see. Ayan. So, yung binili ko, Jordan 4 Union, size 11. So, ito siya. Kung ibabay mo siya ngayon, $735 na siya. So, sabi mo na, 36,000. Kaya yung mga tao na nagano, talagang fino-force nila na makakuha sila ng mga gantong klase ng sapatos o yung mga collab. Dahil yung value nga ng sapatos sobrang taas. Especially na collab pa sa magandang company. So, yun. Isipin mo, 12,495 kung nabili. Retail price. Mabibenta nila ng around 30 to 35,000 etong sapatos na to. So, triple yung nakuha nila or doble yung, alam mo yun, doble yung kinita nila dito sa sapatos. So, yun lang yung ano, binigyan ko lang kayo ng idea kung paano yung sa mga nagbebenta ng sapatos and kung gaano kalayo yung diferensya ng retail price. Tsaka, kaya kayo, kung bibili kayo ng, kung gusto nyo yung sapatos na ganito, wala kayong mahanap, and then gusto nyo bumili sa reseller, siguro, ayan, may idea na kayo, around 30 to 35,000 yung bentahan ng sapatos. Size 11 na, pero yung sasabihin ko lang is, every size nag-iiba yung presyo ng sapatos, hindi siya pare-pareha. So, sa mga size 11 dyan, 30 to 35,000 kapag sa reseller, and then kapag sinuwerte naman kayo, 12,500 lang sa Jordan Brand Store. So, yun. Next, hindi ka nakakuha ng J4 Manila Idol? Sayang nga eh. Grabe yung resell nun. 400,000. Ewan ko lang kung totoo yun ah. Pero, kung magkakaroon man ako, hindi ko siya... And ever since naman, hindi naman ako nagbenta ng sapatos na galing ng Nike. And mas gusto ko pa na ibigay na lang sa mga kakilala ko. Minsan kasi hindi mapigilan ng mga kakilala ko na, Paul, bilhin ko na lang yung sapatos mo. Gustong-gusto ko talaga yan. Pero ako, wag na bro. Ano na lang, bigay ko na lang sa'yo. Kasi hindi talaga ako nagbebenta eh. So, ayun. Yung tanong mo na hindi ako nakakuha. Sobrang limited lang. Sobrang swerte kapag nabigyan ka. Kasi nga, isipin mo, 150 pairs lang worldwide. So, kahit yung mga nasa States, nakita nyo naman kung
nag-Instagram kayo, nakikita nyo naman na pati yung page na Instagram sa ibang bansa, pinupost din yung about dun sa sapatos. So, ayun. Sobrang hirap lang. Kaya yung mga nakakuha, gawin nyo naman yung tama. I mean, huwag nyo naman ibenta na, ano, alam ko naman na ano eh, pero tigilan nyo na kasi kawawa yung mga ano eh. Kasi may mga ibang tao na gusto talaga yung pair, na gusto lang nila makuha ng retail, tapos makukuha yung mga reseller, ibibenta nyo ng ganung kamahal, di ba? Kawawa naman yung mga may gusto talaga. So, ayun. Sobrang swerte kung sino man yung nagkaroon. Alright, cheers again. Oh, yung pa pala isa. I mean, hindi ko naman alam na ganun, na ganun ka, magiging ganun ka in demand, or pwede rin dahil dun sa nag-post, lalong na-hype yung sapatos dito sa Pilipinas. Kasi, I mean, nung pinakita sa akin ni Keeper, nung araw na magkasama na kami, pinakita niya sa akin yung sapatos, sabi ko, wow, ganda. Then, niya ilang, tinanong ko, ilang piraso yung lalabas, sabi niya, sobrang limited lang, hindi natin alam kung gaano karami. And then, nung nalaman ko nga na 150, parang wow, parang isa ka sa 150. And then doon sa dila nung sapatos, sa ganito nung sapatos, nakalagay yung number na kung pang ilan yung sapatos mo. So, parang kunyari, 120, tapos 150. So, yun yung ano, so yun yung, kaya alam mo talagang 150 lang yung sapatos. And then, ayun, may nag-post nga, tapos sinend sa akin ni Kiefer, tawa ako ng tawa talaga. Na parang galit na galit siya kasi nga parang sinasabi bakit daw yung ano, wala na tayong magagawa dun guys kasi nga endorser kami ng Nike, si Kiefer matagal na sa Nike. So, kahit ako eh, gusto ko rin naman magkaroon pero naging masaya na lang ako para sa kanya. Kaya ayun nga, then chinek namin yung ano, yung tao na parang nagre-reklamo or nagagalit, reseller guys. So, yun lang yung masama dun. Baga parang nagalit ka sa tao dahil parang kumunti or lumit yung chance mo na makakuha ng sapatos. Pero wag naman sanang ganun. Kasi hindi naman namin kasalanan yun, hindi kasalanan ni Kiefer yun na nagkaroon siya. So ayun, kung makikita nyo, binigay kay Kiefer, pinagamit. So yung mga bumili, di ba? Bumili sila. So kailangan nilang gamitin. Makikita nyo sa ibang IG post yan, mga nakapila silang lahat, nakagamit sila ng mga Jordan 4 Manila, suot nila, and then yung box lang yung hawak nila. So, lahat sila nakapila. So, ganun dapat gagamitin nyo. Huwag nyo ibibenta. Next, tanya. Ano yan, Idol? Retail po nila binibenta doon kahit sa mga normal na tao na hindi PBA player? Yung question mo na yan na ano? Yes, lahat. Kahit sa amin, di ba, part na ako ng Nike matagal na. Binili ko yung sapatos. 12,495. Wala akong discount na nakuha. Kung magkano yung sapatos, yun yung binayaran ko talagang presyo. Kaya kahit kami, hindi kami nakakuha ng discount or what. Kaya same lang, kahit sa normal na tao, kahit hindi ka PBA player or kahit na hindi ka kilala, kung magkano yung sapatos na binayaran ko, ganun din yung sapatos na mababayaran mo. So, punta naman tayo dun no, sa Jordan 4 Off-White na niregalo ko kay Mrs. is... So, ito siya. Ayan. Tingnan nyo muna siya ulit. Namnamin nyo muna ulit. Ayan. Woo! Ganda niya guys. Sobra. Kaya, nung nakita ko to, hindi na ako nagdalawang isip. I mean, nakuha ko na siya kaagad. Then, tinanong ko lang ang size niya. Then, binayaran ko na kaagad. So, yung Jordan 4 Off-White na presyo is... 9,895 pesos siya. Tapos, medyo may kamahalan din kumpara sa mga regular na sapatos na pambabae. Dahil, syempre, kagaya ng sinabi ko kanina, nakakulab siya sa Off-White. And hindi basta-basta yung Off-White din na collaboration dahil marami na silang ginawa sa Nike, sa Jordans. So, kaya medyo pricey kahit na pambabae yung sukat. So, sige, dahil chinek natin yung sa Union kanina, i-check natin kung magkano yung resale value ng sapatos ni Mrs. So, Jordan 4 Off-White. Ayan, women, nakalagay. So, ang size ni Mrs. is 6.5 pambabae. So, i-check natin.
wow. Grabe. Wow. So, ito, ang presyo niya is $1,101. Nakuha ko siya ng 9,895. Nakuha ko itong sapatos ng 9,895 pesos. So, dito sa app is $1,101 and sa peso is 55,000 pesos. Yun yung halaga ng sapatos. So parang sobra-sobra pa na kaya yung mga iba talaga hindi mo rin mapipigilan talaga yung mga reseller. Kahit na yung pila 10 araw, pipilahin pa rin talaga nila kung ganun yung kikitain nila kapag niresell nila yung mga gantong sapatos. So, ayan, sa mga gustong bumili or ibili yung mga partner nila and sa mga sneaker na sneakerhead na babae. So, nakuha ko lang siya ng 9,895. And then mabibili niyo siya sa reseller ng 55,000. So, isip ko yo guys kung bibili niyo talaga or kung marami naman kayong pera, mayaman kayo. Okay lang siguro dahil alam mo, sobrang hirap din talaga kumuha nito. Talagang sinuwerte lang kami nung araw na yun dahil nagulat din kami na meron dun sa store. Kaya hindi na namin pinalagpas yung pagkakataon namin. And yun, bira lang dumating yung ganung opportunity and then retail lang namin nakuha. Kaya sobrang approved. Sir, do they have Jordans for kids as well? Para sana sa baby ko. Salamat tayo. Good question yan, no? Yung kung tinatanong mo kung meron silang Jordans na pambata or pang baby, magkakaroon sila soon kasi bibili rin dapat ako para kay Tokyo. Pero nung time na naghahanap na ako, sabi nila wala pa silang mga pang baby or siguro mga 2 to 5 years old. Kasi meron akong mga nakita ng mga maliliit na sapatos na siguro mga pang 7 years old na tao na yon. So, pero yung mga pang-baby talaga, soon daw magkakaroon sila. Pero right now, wala pa. Siguro mga early next year na yung darating. Kaya for sure, babalik kami doon ni Mrs. Ayun guys, mabalik nga tayo. No? So kanina, sinabi ko, kaya ako rin, isa rin sa mga nagustuhan ko dito sa Jordan for Union is yung dila niya. Ayan, kapag ginat niya siya, hindi na nakikita, di ba? Kasi usually, yung Jordan 4, masyadong mataas yung dila dito dahil doon sa Jumpman logo niya. So ito wala. Eh ito yung papakita ko sa inyo. Yung sa Jordan 4 Off-White. Ayan. Nakita nyo? Ayan yung dila nyo. Ayan. Diba? Ayan o. Kitang-kita. Sobrang taas nito. Kaya kapag suot ko before yung mga Jordan 4 ko, and parang umiiksi yung legs ko. Kaya pag sa picture, kailangan yung pag-picture is parang naka-side para hindi makikita to or hindi parang hindi ito yung parang mapo-focus. So kita pa rin yung ano mo. Kaya ayun, kaya nung nakita ko na ganun, parang wow. Sobrang panalo nitong Jordan 4 na to. So yun lang yung parang pinaka nagustuhan ko dun sa ano sa Union na sobrang solid siya. Then of course yung colorway talaga. Panalo. Baga, hindi ka mag-ano na ako matutumihan siya dahil black naman siya. So, pinaka-favorite kong Jordan is Jordan 11, Jordan 1, Jordan 3, Jordan 11. Yun lang, yung tatlo na yan. Kaya, makikita nyo dito sa likod. Puro Jordan 1 siya. Ayan. Then, Jordan 11 low. So, ayan, cherry. Then, sorry daw. Jordan 1 low.
Then yung mga Jordan 3 ko, nandito siya. Mga nakatabi na siya. Yung ano, yung ginamit ko nung nag-opening ng store. Jordan 3 yun. So, Jordan 1, Jordan 3, and Jordan 11. Sobrang solid pang lakad lahat, guys. Sobrang solid pang lakad lahat, guys. Medyo pumipiyok pa. Parang magbibinata. Idol, may mga Jordan 11 ba? Kasi may schedule kami ng boyfriend and Jordan 11 yung hanap niya. December 6 daw yung schedule nila. Naku, sa nagtatanong niyan, kung tinatanong niyo, dun sa nagtatanong kung meron Jordan 11 na lalabas, feeling ko napaaga yung schedule niyo. Dahil, usually kasi lumalabas yung Jordan 11, di ba, bago mag-Christmas. So, siguro mid-December lalabas yung mga ganong ano. Pero for sure, may lalabas na Jordan 11. And, don't worry naman dahil, hindi lang naman dun sa may Jordan na Jordan store, lalabas yung ganong klase ng Jordan 11. Dahil for sure, sa mga ibang outlet ng Nike store, lalabas din yung mga ganong klase ng Jordan. Lalo na yung, yung lalabas na Jordan 11 ngayon, na pang December. So, ayun. Pero for sure, mag-enjoy kayo ng boyfriend mo dun dahil marami naman kayong makikitang iba na pwede nyo mabili. Again, guys, kung mag-walk-in kayo, huwag nyo nang itry. Dahil hindi talaga kayo papapasukin due to sa sitwasyon natin ngayon. Yung may pandemic tayo, kumbaga, kaya nila nilalagay sa tama lahat. Like, yung magpapaschedule ka, kung anong oras, kung anong araw. Yun kasi yung parang mas safe para sa bawat isa. Kasi, syempre, kung hindi naman pandemic ngayon, kahit 200 na tao, papapasukin nila sa loob ng store, kahit mag-ikutang kayo lahat dun, okay lang eh. Pero ngayon pandemic, for sure, parang in-hold nila yung certain amount ng tao para lang maging safe pa din sa bawat isa. So, yun siguro. Kaya kung mag-walk-in ka, huwag mo na lang siguro i-try dahil for sure hindi ka makapasok. Kasi unfair naman dun sa mga taong nag-iintay and nagpa-schedule talaga na pinaghirapan nila yung schedule slot nila. So, yun. Kasi nagtatanong kung merong Chris Paul na sapatos dun sa store, wala akong napansin. Ang napansin ko lang is yung mga retro na Jordan na sapatos, yung Jordan 34 and Jordan 35. Na kasi Jordan 35 yung recently lang nila nilalabas. Na madaming colorway na bago dun. And karamihan, Russell Westbrook yung nakita ko. So, yun. Idol? Idol! Pwede bang ma-rent yung court doon sa Jordan store? I mean, sa taas ng Jordan store? Yung court naman, hindi ko nakuha yung full details. Pero, ang sabi is parang magpapa-schedule ka rin. So, I don't think na... Feeling ko naman, open siya sa mga gustong gumamit. Pero, kailangan mo lang din mag-schedule talaga. And hindi ko lang alam kung may bayad or wala. So, yun lang yung questionable sa akin. Pero, feeling ko open naman siya sa public kapag magpapa-schedule ka. Pero, ang hindi ko lang alam is kung babayaran mo yung court. And, yung court is half-court lang. Siguro, 4-on-4, 3-on-3, okay maglaro dun. And, nakausap ko yung isang staff nila dun and yung isa sa mga Nike na kakilala ko. Ang sabi nila, kahit daw alas 12 ng tanghali, walang araw dun sa taas. Kasi nga, may mga nakapaligid na building na matataas dun sa... Kumbaga parang mga building, tas nasa gitna yung Jordan Brand Store. So kahit na 12 daw ng tanghali, wala daw talagang araw. Kumbaga, and open yung ano, so mahangin. Kaya masarap maglaro dun for sure. That's all. Ako na lang, may last question ako. Ano yun? Idol, paano mo napapalakpak yung mga staff din sa Jordan pagkapasok mo? Siyempre, kapag malakas ka, pag sinabi mong palakpak, papalakpak yan. Kaya nung pagpasok ko, palakpakan! Malakpak lahat. Pero, sobrang thank you sa mga staff ng Jordan Brand Store kasi sobrang game nila. Kasi, may video lang ako eh. So, hindi ko rin alam. What if hindi sila pumalakpak lahat, eh di pahiya pa ako, di ba? So, nung pagpasok ko, okay, pagpasok namin, palakpakan!
palakpakan talaga lahat, oh. Kaya natawa din talaga ako, eh. Pero inisip ko din, end of the day, sabi ko, what if hindi ko malakpak yun, di pahiya pa ako. Pero, ganun talaga, sa buhay kailangan. Minsan magre-risk ka, and yun, nakuha mo yung gusto mo mangyari. So, edi masaya yung video, di ba? Pero ano yun, pinost ko nga kanina sa Instagram ko, tawa na naman yung mga ibang ano, sabi niya, idol, napanood namin yan. Sumiyo ka dyan, palakpakan pagpasok, tawa na naman ako, naalala ko. So, yun lang, lakasan lang ng loob talaga. Pagpasok, palakpakan! Yay! Again guys, maraming maraming salamat sa lahat ng questions ninyo. And I hope na enough na yung sagot ko sa mga tanong ninyo para yun nga, magkaroon kayo ng idea kung anong meron sa Jordan store and sa price nung sapatos na kapag sa store nyo talaga nabili, yun lang yung presyo, and then kapag sa reseller nyo mabibili, yun na yung presyo. So sana may natutunan kayo ngayon, and again, maraming maraming salamat sa lahat ng question ninyo. We love you all. And please, don't forget to subscribe sa channel namin ng misis ko and ni Tokyo para, and then, don't forget to hit the notification bell para malaman nyo kung may bago kaming upload na video. And yun, see you guys in our next video. Deuce. Bye-bye.